While these people, ito mga salot ng lipunan, busy in their black propaganda in chismis, itong dalawa, the unity, tutulong busy sila para tingnan ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipinas. Po mga kababayan, effective yung propaganda ng ating Pangulo, black propaganda laban kay BBM sa isyu ng chismis tungkol sa cocaine. Bakit ikan nyo mga kababayan? O, tingnan ninyo. Lalong sumikat si Bongbong Marcos. Pati nga yung anak niyang si Inday, nadamay sa popularity. Ito yung latest mga kababayan, ibigay ko sa inyo. Latest survey by Publicos. Pahayag. Finalist. Yeah. Maybe some of you, nakita na po ito, pero many of you siguro, hindi pa ito na babasa, hindi pa na kita sa mainstream media. I-share ko na lang po sa inyo mga kababayan. This was done, 2021 pahayag, finalist survey period, November 16 to 18. Based on 1,500 respondents. Ito yung tandem reference. Yung una na pinalabas ng, ano ba yun? Publicos din ba yun? Parang hindi. Separate siya for president, then separate din yung for vice president. But this time, tandem. Ano yung preference nila na tandem? Yung mga outside, you know, yung winning set, ano, winning circle po, hindi na natin pag-usapan kasi malayo naman sila. Dito lang sa number 1 ni number 2 mga kababayan para diba? So ang tandem na preference mga kababayan, number 1 tandem ni na BBM at Sara. Ang nakuha mga kababayan na approval galing sa mga mamamayang Filipinong botante, 41.8%. 41.8%. Katumbas ito mga kababayan ng 21.189 million votes. So, napakalaki. Di ba? Noong ano, kasi lumaki na rin po yung ano, lumaki na rin po yung populasyon ng mga botante, mga registered voters. Kasi noon, di ba, yung landslide votes ni ano, ni President Digong 6 years ago, 16 million. And ngayon, mga kababayan, baka lumampas pa nga ito pagdating ng oras during the ano, mas tumaas pa itong ratings ng dalawang kandidato for hindi dalawa, tandem nga. Yung dalawa pinag-isa, tandem. Di ba? Ang sumusunod mga kababayan sa kanila, yung tandem ni Lumi at ni Kiko, 7.3% lang po. Ay, Kicks, in Lumi, malamang kahit dito sa Bicol region. Hindi kayo makakuha ng majority. Napakalayo, milya-milya mga kababayan, no?
Ang number to sila, 7.3% lang. Or katumbas, mga kababayan, ng 3.701 million votes. Maraming salamat sa ating Pangulo. Easy mong guha niya. Yung tandem ng dalawa, wala na. Hindi na yun masyado. It is, mga kababayan, almost useless for us to talk. To talk about. Sayang lang ng minutes. Sayang ng oras. In the tandem of the remaining candidates, almost irrelevant, mga kababayan. With the, runaway, tawag dito, approval, miles, milya-milya na approval ratings ng number one tandem. Dapat magpasalamat na po kayo, mahal na Pangulo, kasi at least yung iyong anak ay kung titingnan natin ngayon, kung gagawin ngayon ang election, ay most probability will also win landslide in the upcoming in the election. Kung ngayon pala, in the upcoming. You see? So bakit ganon, mga kababayan, ang basahin ko nga dito yung commentary ni Panyero. Sabi rito, tandem ni na BBM Sara hahatak ng mahigit 21 million votes. Ayon sa resulta ng survey, ang tandem ni na BBM Sara ay nagtala ng 41.8% voter preference. Translated in terms of votes, ibig sabihin ay mahigit 21 milyong boto ang solid BBM Sara. You see, pangalawa naman ang pink tandem na may dismal 7.3% voter preference lamang. Ibig sabihin ay 3.7 milyong boto lang ang solid Lenny Kiko. Sayang lang ng kwan ninyo, ng efforts ninyo. Ay, sabagay, sabi ko nga, manalo-matalo rito sila kasi siyempre yung donation galing kay Lloyds. Kung aatras sila, mga kababayan, nangangansaw ka na naman na niya, Mr. Maravillas. Hindi ko man po sila pinopos ng umatras. Mas maganda po na matalo siya. Diba? Mas maganda po na itong si Lomi at Kiko, tuloy-tuloy lang sila. Para po, anong tawag doon? May term dyan eh. Maridim ba yon? Yung tawag na, yung tamang term. To prove to the whole world, para mapatunayan natin sa buong mundo, na nang 2016 talaga, magic. We can do magic. We can have anything that you desire. Magic. Diba? Eh kung aatras sila, hindi na natin mapuprove. Matrasan niya kami, kaya kayo nanalo. Madam Lomi, ang term na ginamit ni Panyero, dismal. 7.3% voter preference lamang. 3.7 milyong boto lang ang ibig sabihin nito, mga kababayan. As compared to 21 million boto for the tandem of BBM Sara. Matindi ba?
So itong mga surveys na to ay validated lang, mga kababayan. It is just being validated by, you know, the caravan. Makikita ninyo ang bulyum ng tao. Yun ang totoong bulto-bulto. Yung Inquirer, nagpa-publish na rin ng mga balita tungkol sa massive caravan. Massive participants sa BBM caravan. Wala kayong magagawa kundi i-report po yung totoo. Pag hindi po, you will be hurting yourselves. Yung tiwala sa inyo, sa mainstream media, ng mga mamamayang Pilipino, mawawala yon. And it will be shifted to the social media. Because in the social media, mismong yung mga tao, yung reporter, yan na ninyo, kanya-kanya may cellphone, kanya-kanya sa silang koha, kahit anong kwento ninyo. Ang mga kwento ninyo will just, you know, will become trash, basura. Bakit? Una, wala man kayo doon. Ang mismong participants yung nagre-report live. Mga tao, tola dito. Kami. Kami mismo. Kuha kami. In other than me as a blogger, yung mga ordinary people, Filipino people, kanya-kanyang upload. O anong laban niyo doon? Whereas yung media, wala man doon, titingala. Tapos gagawa ng sola. Gagawa sila ng kwento. Hindi credible. Diba? Sabi rito mga kababayan, hindi ko na isinama, sabi ni Panyero, ang ibang tandem dahil nasa 2.9% lang at pababa lamang sila o hindi lalagpas sa 1.4 milyong boto at pababa. Nolad ko, ba't ko naman isasama pa sila? The other tandem, sayang yung ano, sayang yung minutes natin dito. Marami pa tayong dapat pagkwentuhan at masasayang din yung mga yung oras ng nanonood sa atin. Wala na niya kaming pakialam dyan. Talo naman yan. dahil may mga butante na boboto lamang kay BBM o kay Sara, aabot pa rin sa halos 29 milyong boto si BBM. Ano to? Dahil may mga butante na boboto lamang. May sinurvey, mga kababayan, na mga butante ng preference nila isa lang or kay BBM lang or kay Sara lang din. Hindi din boboto siguro kay BBM. Ganon ang ibig sabihin nito. Ituloy natin. Dahil may mga butante na boboto lamang kay BBM o kay Sara, aabot pa rin halos sa 29 milyong boto si BBM. Mas mataas. At halos din 28 million na boto rin para kay Sara ayon sa resulta ng survey. Kung separate sila, mas mataas. You see, sa combined mga kababayan, 21 million. Sa preference ng both separate vote. Pero magkasunod pa rin po. So lalabas sila pa rin na tandem that will emerge winner, mga kababayan. You see? Kaya ngayon, mga kababayan, yung mga Kolela tandem ay tawag dito, sumakay na rin sa propaganda. Dagating Pangulo, the black propaganda about the so-called cocaine. Una si Ping, the tandem of Ping, mga kababayan, nag-submit for voluntary ano, test, drug test. Ngayon po, may payag naman po si Monggo, sabi niya. Go willing to take, sabi rito sa balita, Inquirer.
go willing to take drug test anytime after Duterte's tattle on cocaine using presidential bet. Hindi magpa-kuhan kayo. Magpa-drug test kayo. Sinong pumipigil sa inyo? But, salamat pa rin sa inyo. Salamat sa Pangulo. Kasi, lalo pong maturic. Hindi na ma-reach, mga kababayan, Haros, ang approval rating ni Bongbong Marcos. You see? So, bakit ganun? Nagsawa na po sa paninira. Nagsawa na po yung mga mamamayang Filipino. They preferred candidates na ang sinasabi po ay paano natin maibangon ang ating bayan. Tulad nito, tingnan ninyo. Manila Times. BBM Sara vowed to boost Mindanao's agribusiness. It is about how we improve our economy, the lives and the livelihood, yung buhay at kabuhayan ng ating mga mamamayan, especially those people na nandun po sa mababang kalagayan sa buhay. Subasahin ko sa inyo yung balita. Ito yung gayahin ninyo? Wala. Kung mga paninirang puri lang, chismis, people will not buy it anymore. Wala nang interest yung tao niya. You see? The tandem of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Sara Duterte Carpio vowed to improve Mindanao's standing as the country's food basket to help the region recover from the effects of the pandemic. No? Marcos, a former senator, sabi rito, wag na to. In a joint statement, BBM Sara unit team said Mindanao must be at the forefront of the country's agricultural trade because of one-third of its land area is devoted to agriculture. Mindanao is the land of promise, mga kababayan. And Mindanao, seldom tamaan ng masasamang panahon. Diba? Diyan, mga flooding, ulan lang, tulad ng Malaysia. Sa Malaysia po, kasi malapit siya sa Malaysia. Sa Malaysia po, ulan, baha ulan, walang typhoon po doon. And in Mindanao, napakaganda ng tawag dito, ng location ng lugar nila. Magkikita ninyo, namumuo lang yung mga masasamang panahon diyan sa parting Mindanao. Pero nasa dagat siya. Lahat papuntang Visayas, Luzon. And that's the reason why yung Del Monte at ano pa, yung yan, Del Monte, yung gumagawa ng ano, tawag doon, juice, saka yung banana plantation, Del Monte pa rin yun, di ba? Ayun. Diyan sila naglagay ng ano, napaka ikta-iktarya na plantation because of the, you know, very strategic location. So tama itong sinasabi po ni Bongbong Marcos. Mag-isang food basket to supply the needs of the rest of Mindanao in the Visayas region, mga kababayan. You see, they noted that Mindanao produces 40% of the country's food needs and contributes over 30% to national food trade. Ang dami na mga products na nandiyan galing Lansones o kung ano pa, it is being, you know, transported to Luzon. Dito dumadaan sa amin yung mga trucks, truck siya papuntang sa Matnog. You see? Yun ang dapat na tinitingnan ng mga kandidato, hindi yung mga chismis, kung ano-ano. Hindi tayo uunlad po sa chismis. Hindi tayo uunlad. Di ba? So,
True, although Mindanao is considered to be one of the poorest islands in the country, it is considered the richest when it comes to natural resources. Napabayaan kasi away ng away. Di ba? Away ng away. That's why it is necessary to strengthen it to achieve our goal, making the country's food basket. Making the country's food basket ito ng bansa. The unit team cited an example, Bukidnon, a well-known food source in northern Mindanao and a major producer of rice, corn, and sugarcane. Yung Dadu, yung dalawa, added that the Southern Philippines can also strengthen the country's export industry. Kaya, mga kababayan, inuna nila ngayon, inuna nila yung tandem ng Bongbong Marcos and Sara na puntahan itong mga lugar in Mindanao para makita nila mismo kung ano ang maitutulong sa mga potentials of these areas para sa pagpaunlad ng ating bansa. So nakita ninyo ang pagkakaiba, mga kababayan. While these people, ito mga salot ng lipunan, are busybody. Busy in their black propaganda and chismis. Itong dalawa, the unit team, totoong busy sila, hindi busybody. Hindi yung busy-busy. Tutulong busy sila para tingnan ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ayos? Sabi ka sa'yo. Ano mahal na Pangulo? Hindi ba makatulog? Kasi nabihag ang puso ni Inday. Hindi sumama kay Munggo. Si Munggo, mga kababayan, itinandem si Inday. Ayaw man. Wala man maitutulong yung tandem. Tandem na Inday Munggo, wala man. Mag-go solo ka na lang po. Munggo, magkampanya ka doon sa Taiwan na para ma-unify na sa mother country mo. Unification. Ito unit team ng Pilipinas. Sa'yo, ang gawin mo, unit team ng Taiwan at ng China. Doon ka na lang. Dito, wala ka nang makukumbinsi dito po. Hindi ka na nga isinama, oh. Buti pa si Lumi, nakakuha na. Ganun layo, yung tandem. Ha? Ang layo, mga kababayan, ng tandem ni Lomi. Imagine that. 7.3%. 3.7 million votes lang. As against 41.8, mali. 41.8% preference or 21.189 million votes. Ibig sabihin, Munggo, in the rest of the candidates, of course, including the tandem of Lomi Kiko, suntok sa buwan po yung laban ninyo ngayon. Suntok sa buwan. It is almost, tawag dito, pagsayang lang ng oras. A waste of time. Gawin ninyo, mangampanya na lang kayo kay sumama na kayo. Sumama kayo sa motorcade. Sa caravan.
Parang yung titong karapan sa amin, biglang umovertake yung isang ano, SUV na pink, nag-distribute na, sinamantala, nag-distribute na mga tarpaulin at banners nilang, ribbons and banners nilang pink para ano, sumama sa gumaganon ka. hindi magsampo, mga kababayan. sa totoo lang, right now, itong mga taong ito, pinanghinaan na ng loob. Kaya lang, siyempre, pipiliti nila yung sarili nila. Go lang na tayo. Go lang tayo kasi may mga supporters naman tayo na mga negosyante na kapag kuanan niya, na kapag deliver na rin ng tulong, naka-imprinta na rin tayo, di ba? Pero sa totoo lang, sabi ko nga, tinitingnan ito ng mga funders, dismal, sa susunod na tawag nila, hello, sir, yung siyempre auto sa yung staff, hello, sir, yung promise niyo po na ano, yung kalahati po, sabi ni ano, sabi ni sir, sabi ni ma'am, kung pwede daw po na maibang transfer na po ninyo. Sige, sige, anya, sige. Tatawag na lang po ako sa inyo. Pag ganoon ang mga, ano, ang mga statement po, ang ibig sabihin nun, matamlay na. Napapaisip na at baka sa susunod na araw sasabihin na pasensya na po kayo, yung promise kong ano, ganitong amount 50 million kasi alam mo naman may crisis tayo, 15 million na lang. Cut! Gutom, mga kababayan, ang labas nila. Siyempre, wise din siya. Yung mga businessmen, supporting candidates, siyempre, yung mga wise yan. Kailangan naman bibigay ka ng 50 million, 100 million, 200 million for what? Walang ROI, return of investment. Pero pag winning ka, namingo sa inyo, kahit hindi ka umingi, people will just flock. Mga gawin. Sila na yung tumatawag, pare. Sir, umanap ng koneksyon. Hello po. Pwede bang makausap si ano? Si BBM? Bakit? Sino po sila? Ako, anya yung CEO ng ano? Gusto naming tumulong. Kasi we believe. Biglang naging believer. We believe sa kanyang mga gustong mangyari sa ating bansa. So, gusto naming tumulong in terms of yung funding na kakailanganin po ninyo. O, sino naman ang... Di ba? Kahit ako, hindi ako tatanggi. Gustong tumulong. Bawal ba yon? It is allowed. Basta i-re-report mo yon, mga kababayan. Si Lomi nga, hirap na hirap ngayon mag-fundraising sa Lugaw. You see? E ngayon, ang binibigay ni Lomi na ano, lahat na lang Lugaw, lalong, alam po ninyo itong strategy niya na Lugaw, ang mimigay na. Ang akala niya, natutuwa niya yung mga tao. Ang Lugaw po, napakahina sa katawan. Kumagan ng Lugaw. Yun ang hindi naisip ng mga handlers ni Lomi. Lahat siya kwan. Lugaw is a weak, ano? Weak, anong tawag doon? Nakakapanghina. Di ba kung may sakit ka, kumain ka ng lugaw? Lalong umihina yung ano, kasi lahat na lang tubig.
Hindi solid food na talaga, di ba? Dapat po, puchiro. Bulalo. Ang balakas ng katawan. Lugaw ay. Kumain ka ng lugaw. Maya-maya, gutom ka na. That symbolizes, mga kababayan, the kind of strength na gusto nilang, hindi man strength is weakness. Pag-aralan ninyo ang psychology ng kampanya. Eh, wala. Yeah, tingnan mo. Pati yung Bicol. Ang hiling mo niya, Mr. Maravillas, magandiyaw. Eh, totoo yung sinasabi natin. What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my father. Thank you.
serbisyo. Ang serbisyo na itinuro sa atin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sampayanan at sa bansa, na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumaang Pangulong Ferdinand Marcos.